Hey guys, welcome to my vlog. Ayan, magagawa tayo ngayon ng simpleng pang merienda lang to guys. Pero pwede nyo rin po itong pagkakitaan, pwede nyo itong pang negosyo. Ayan, gagawa tayo ng puto, ubi puto cheese. Pero ilalagay natin siya sa tub. Ayan, sa tub po kasi pang merienda lang naman. Pero pwede nyo rin po itong pagkakitaan. So ito guys, na-mix ko na dito yung 4 cups ng all-purpose flour. Ito yung ginamit ko. And then 4 tablespoon din siya ng baking powder. Ayan. So sinala ko muna ito. Nasala ko na siya gamit yung ating salaan. Ayan. Kailangan salain muna natin yan. So, nasala ko na siya, guys. Nahirapan kasi ako lang mag-isa yung humahawak ng aking camera. Ayan. So, ayan na. Ito na siya yung nasala nating all-purpose flour. So, ayan. For the next step naman yung ating gagawin. Sa 4 cups natin na all-purpose flour, gamit tayo dito ng ito guys, yung ubi condensed, yan. Marami na rin kayong mabibili nito. May nabibili na rin kayo yan sa mga grocery. Yan. So, ubi condensed, yung ilalagay natin. Isang ganito guys, 4 cups ng all-purpose flour. Yan. And then, maglalagay tayo ng 3 cups na tubig. Yan, 3 cups na tubig. 1, 2, 3. And then, 1 half cup ng sugar. Yan, white sugar yung nilagay ko. Pwede naman to, wash sugar yung ilalagay nyo dahil naman to eh. May color naman siya. So, wala lang ako kaya white sugar yung aking ginamit. Yan, pwede nyo rin siya lagyan guys ng ito yung tinunaw ko na margarine. Ayan, dalawang kutsara. Nilagay ko na. Pero pwede dalawang kutsara na 2 tablespoon ng margarine na tinunaw guys. Ayan. And then maglalagay tayo ng dalawang egg. Ayan. Bali, large itong ginamit ko guys. Dalawa nito. Lalagay natin. Lalagay na natin lahat bago natin imimix. Ayan. Tapos maglalagay na rin po ako ng lalagyan ko pa siya ng ubi flavor para mas malasa. Isang kutsara din yan guys. So ito yung ginagamit ko kapag nagluluto ako ng mga flavocol. Kasi may flavor na siya, may color pa siya. So ayan yung ginagamit ko guys. So asan yung takip mo? Ayan, after nyan lahat na may ilagay na natin lahat, ayan, imimix na natin siya. Imimix na natin guys. Ganyan lang, madali lang po sundan itong aking recipe. Ayan, panoorin nyo lang yung video na to guys. May matututunan kayo. So, haluin na lang natin siya ng haluin. Ayan, hanggang sa maano na yung anyo. Matututunan na talaga. Haluin lang guys ang haluin. Ayan. So guys, sa paghahalo po pala, huwag nyo masyadong bilisan yung paghahalo nyo, dahan-dahan lang kasi magkakaroon kasi ito ng yung parang magbubula-bula talaga siya. Pangit siya tingnan kapag medyo marami siyang bula guys. Paano lang? So ayan na, yung yung texture niya, ayan. Hindi siya masyadong malabsaw, hindi rin siya masyadong malapot. Tamang-tama lang guys, hindi rin siya yung sobrang lapot. Ayan. Yung tamang-tama lang. Ayan. So, after natin yan siya mahalo or ma-mix, sasalain ko pa yan guys. Ayan, sasalain natin siya para talagang siguradong wala siyang buo-buo. So, kailangan ayan, mag-prepare na rin tayo ng ating i-prepare na natin. Ayan. So, ako lang mag-isa. Unti-unti ko lang itong ibubuhos. Ganyan lang siya, guys. Para, para mga siguradong walang buo-buo yung ating puto. Ayan.
pwede nyo itong pagkakitaan. Ayan, bumili lang kayo ng ano yung molder na ano, sinapangkoto talaga. Ayan. Ayan, so tatapusin ko lang to guys.
ilalagay na natin siya sa ating tub. Makinis yung ating puto. Ayan o. Ang lambot niya. Ayan, para talaga siyang ano, puto cheesecake. So, ayan o. O, diba? Sarap. Lambot. O, diba? Yes.